Magandang umaga po. Dapat imbestigahan din daw ng Senado ang umano'y iba pang senador na nakatransaksyon ni Ruby Tuason kaugnay sa pork barrel scam ayon kay Senador Jinggoy Estrada. Dahil dito, pinasisilip na ang ibang kuha ng CCTV sa loob ng gusali ng Senado kung kailan bumisita umano si Tuason. May news to go. Si Jam Cisante. Because I have received information and I can support that. That she has been asking our colleagues here, former colleagues and incumbent colleagues here for projects. At inilalako din yan. O bakit hindi niyo tinanong yan? O bakit kami dalawa lang nung ni Senator Enrile ang napapahamak? Patikim pa lang pala ang pahayag na ito ni Senador Jinggoy Estrada na bago nito ay inakusahan ni Ruby Tuason ng pagtanggap ng dala niyang kickback mula sa pork barrel na inilagak umano sa mga peke raw na NGO ni Janet Lim Napolis. Sinabi ni Estrada na hindi siya, kundi ibang senador ang pinagsilbihan ni Tuason bilang ahente ng pork barrel projects. Basta ang sinasabi sa akin, she also has senator clients. Hindi sila pinangalanan ni Estrada, pero hiniling niya sa liderato ng Senado na ilabas din ang CCTV footage ng pagbisita ni Ruby Tuason, hindi lang sa 6th floor kung nasaan ang kanyang opisina, kundi maging sa 5th floor kung saan nag-o-opisina ang karamihan sa mga senador. Can you kindly monitor the presence of Mrs. Ruby Tuason at the 5th floor, Mr. President? Maybe the years 2010 and onwards. We have directed the Sergeant at Arms to make available whatever CCTV footage there is. Wala kaming tinatago dyan. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung ipagpapatuloy pa ang investigasyon ukol sa pork barrel scam. Pinapatingnan pa raw kasi ng Blue Ribbon Committee sa Bureau of Immigration kung nasa Pilipinas ang ibang personalidad na sangkot sa pork barrel scam, gayon din sa pagkubra umano ng bahagi ng Malampaya Fund. You have to find out first if they're in the country. And then if they're in the country, we have to get their address. So we have to take those necessary steps before we can even invite them. Gusto rin daw ni Senador T.J. Gingona na Malampaya Fund scam na ang sunod na tutukan ng komite. Maliban kay Attorney Jess Santos na tumanggi sa pagsangkot sa kanya at kay ERC Chairperson Zenaida Ducot na dati nang sinabing handa siyang humarap sa investigasyon, wala pang tugon sa isyu si Naranillo at Antoco. Hindi naman matugunan ang mungkahi ni Senador Tito Soto na Ethics Committee na ang mag-imbestiga sa mga senador na sangkot sa pork barrel scam dahil wala pang chairman ng komite. Jam Cisante, GMA News.